Recording in progress. Natin. Father God, I come into your presence. With all my heart, I've come to sing your praises. Hindi lang yung napilitan lang tayo or kasi Wednesday ngayon kaya kailangan ko umaten. Pero hindi po, mula sa ating mga puso, tayo po ay lalapit sa Panginoon. I want to feel your embrace, love, and your grace with a passion in my heart. I desire to seek your face. It's a personal yung request mo sa Panginoon. Lord, gusto kong maranasan yung pagyakap niyo po sa akin, yung pag-ibig niyo, yung puso ko, alam niyo po, yung may meron kang passion, talagang maranasan ng Panginoon. I desire to seek your face. Sabi sa chorus, draw me near your presence, O Lord. Draw me near to you, our loving God. Sino po ba dito nais malapit lagi sa Panginoon? Nais na nararanasan lagi yung presensya ng Panginoon. Sino po ba dito yung hindi lang tuwing Wednesday or Sunday, kundi everyday, naglulong talaga yung heart mo na maranasan mo yung presensya ng Panginoon? So, hayaan niyo po ngayong gabi, sabay-sabay natin awit ito sa harapan ng Panginoon. Gawin po natin itong personal na awit para sa Diyos, na tayo ang nagnanasa, hindi lang tayo makikisibay sa kanta, kundi tayo mismo personally ay naghihingi ng tayo ay lalapit sa Panginoon. Kagaya ng first stanza, Father God, I come into your presence. Tayong lalapit sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ring kayo, Panginoon. Dakilain kayo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Kung presensya sa gabi ito, Panginoon. Nakasama po namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. At Father God, I come to your presence. Father God, I come to your presence. With all my heart, I come to your presence. I want to feel your embrace, your love and your grace. Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to see your face. I want to feel your embrace, love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face, roaming in your presence, Lord. With all my heart, I come to sing your praise. I want to sing your embrace. Hallelujah. Your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to sing your praise. Draw me near to your presence. Oh,
Panginoon, ngayong gabing ito, ang mapalapit sa iyong banal na presensya, Panginoon. Hallelujah! Patawarin niyo po kami, Diyos, kung may mga pagkukulang kami at mga kasalanan na gawa sa iyong harapan. At na, Panginoon, lahat ay nakikita niyo lang. Patawaran, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami at linisin niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon Jesus. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa inyong kahabagan. Salamat po ngayong gabi na kami po itinakon doon sa lugar na ito, sa group chat na ito, Panginoon, upang kami ay makapagsama-samang makapagpuri, makapagpanalangin, makapag-aral ng mga salita. Inihingi namin ang inyong mensahe. Lord, kayong nakakalap ng pangangailangan namin. Abutin niyo po kami at kumilos po kayo sa amin banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Palagi niyo pong itilingkod. Samahan niyo po siya ng inyong presensya, O Espiritu. Abutin niyo po siya ng gabi. Salamat po, O Diyos. At pinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nire-request po muna ng bawat isa po kay Pastor Roche. Paki-mute nga po ng bawat anyo po. Paki-check po kung nakamute po kayo para maintindihan po natin yung salita. Salamat po. God bless po. Pastor Roche, binibigay ko na po sa inyo. Amen. Hallelujah. Dino po ba ako? Pastor Roche po ako? Thank God. Hallelujah. Dino po tayo mga kapatid. Ang po ba ay laging mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Amen po. Hallelujah. At hindi po, po narinig ko yung mga feelings. Basta, excuse me po, pakilapit na lang po yung mouthpiece po. Sorry po. Thank you po. Medyo maba, mahina po ng konti. Okay na po, Pastora. Opo, okay na po. Okay po, praise God. Sa mga pagpalang gabi po muli sa ating mga kapatid po sa Panginoon. At muli tayo ay nagkasama-sama sa iisang Espiritu at sa kanyang salita. Amen po. At muli ay tayo ay mga makikinig at mag-inagawa pa. Amen. So sa gabing ito, tayo po muli ay muli mag-aaral ng kanyang salita bilang kalakasan natin. Amen. So maging alerto tayo, maging isang paalala sa atin tong mga salita ng Panginoon. Amen. Hindi lang para sa akin, kundi para sa atin lahat. Amen po. So ang lahat po ay magsibukas. Sirahan ko na po diyan.
sa Colossus. Colossus chapter 2. Amen. Ang lahat po ba ay mayroong Biblia? Amen. Magsibukas po kayo sa Colossus chapter 2, verse 6 to 7. Kung yun na po ng sumpungan, babasahin ko na po. Ang sabi po dito sa Colossus, si Kristo ang dapat natin sundin. Verse 6, dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. 7, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging magpagpasalamat din kayo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa kanyang salita at yung pag-aralan sa gabing ito. Amen. So, dahil tinanggap yun si Kristo bilang Panginoon. Amen. Lahat naman po tayo bilang mga Kristiyano na kakilala sa Panginoon ay tinatanggap natin ang tunay at tapat at buong-buong Panginoon sa ating buhay. Amen. Lahat po ba ay tinanggap ang Panginoon? Hindi ng kalahati lang, kundi buong buhay natin tinanggap siya. Amen po. Sabi dito, dahil tinanggap na si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Amen. Ano po ba yung karapat-dapat? Sabi po rito sa English. Sabi po rito sa verse 6 pa rin po. So then, as you receive Christ Jesus, your lives in Him continue. Amen. Patuloy po tayong mamuhay sa Panginoon. Patuloy po, continue. Hindi lang pag nakilala natin ng Panginoon, ilang buwan lang, ilang taon lang, tapos nakakalimutan na natin siya. So, nakaugat yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang sabi po dito sa English po ng Colossus, rooted and built up in Him. Rooted po, nakaugat sa Panginoon. At bilang tayo po mga Kristiyano, saan po ba tayo nakaugat? Mga kapatid, saan po ba tayo nakaugat? Nakaugat lang ba tayo dahil nakakilala tayo? Nakaugat lang ba tayo dahil nakakilala tayo dahil yung pamilya natin, yung may nag-invite lang sa atin? Dahil nakakilala tayo sa Panginoon? O dahil yung asawa lang natin ay nakakilala sa Panginoon? Kaya yung ugat, saan ba tayo nakaugat? Ang sinasabi ng salita ng Panginoon dito, tayo pong mga anak ng Panginoon, saan ba tayo nakaugat? Diba? Ano po yung pananaw natin, yung pananampalataya po natin? Ang sabi po dito, mamuhay kayo ng karapat-dapat at anong pamumuhay po ang kailangan natin gawin para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon? Kaya mga kapatid, ang sabi pa po dito, sa 7, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging magpasalamat din kayo. Amen. Parang dito po salita ng Panginoon na yung nabasa ko po dito sa English, yung rooted, yung pinag-uugatan ng ating pananampalataya. Saan po tayo yung buhay natin? Saan po ba natin nahugat yung ating buhay Kristiyano? Amen. Sa tao po ba o sa Panginoon? Kasi pag po tayo ay ang pananampalataya natin, di ba po pag may ugat, pagka may pagsubok, may bagyo, pag hindi malalim po yung pagkakataon, yung ugat po natin, madali po tayong babagsak. Di po ba? So, ganun po yung mensahe ng Panginoon. So, kung sa tao po tayo nakaugat dahil may nag-invite, dahil tinanggap natin ng Panginoon, parang yun yung natin dahil, di ba may kasabihan po, pagka
nakaasimba ka, nawawala rin yung kasalanan mo dahil kailan tinanggap mo yung Panginoon para, ay, pag nagsimba na ako, mawawala na ang kasalanan ko. Ano po ba? Malimit na po, malimit natin naririnig ang mga salitang yan. Sige, magsimba na ako para mawala ang kasalanan ko. Pero, ang sabi dito, yung ugat, saan ba tayo, yung pinag-uugatan natin, yung buhay natin as a buhay Kristiyano na kilala sa Panginoon, saan ba tayo nakaugat? Hindi sa tao, hindi sa negosyo natin, sa kilala natin. Isipin natin kung saan po ba tayo, yung buhay natin, saan ba tayo nakaugat? Kasi minsan, itong source ng pinag-uugatan natin, na pinanggagalingan natin dahil ba sila yung nagbibigay ng kasiyahan, ng pangailangan natin. Di ba? May limit lang yan eh. Di ba? Pero yung source na yung pinag-uugatan ng pangailangan natin, yung peace of mind natin is galing po sa Panginoon. Di ba? Unlimited siya. So, hindi yung pinag-uugat kasi imaasa lang tayo sa tao eh. Dahil yun yung pinanggagalingan natin. Dahil doon lang tayo kumukuha. Pero lahat ng bagay, isipin natin, saan ba tayo nakaugat? Saan ba tayo lumalapit? Mga kapatid, ang sabi po rin dito, kaya pag may mga problema ang dumating, kung mababaw pa yung ating pananampalataya, madali tayong mabunot. Diba? Kasi kung hindi tayo naka tanim sa mas na mabuting binhi po, wala, madali tayong babagsak. Ayun po, nakukuha niyo pong ano dito, ang mensahe dito, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Yung karapat-dapat nating hindi lang dahil may mga kasama tayo o dahil namumuhay lang tayo dahil nakakita sa atin. Kahit anong ginagawa natin, sabi nga ng Panginoon, lingid man o hayag yan, alam niya. Kaya, huwag tayo magpakita ng tao lang na gagawin ko lang to para masabi lang mabuti ako. Namuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Kaya bilang nakakilala na tayo sa Panginoon, siyasatin natin ang ating mga puso. Karapat-dapat ba ito sa Panginoon? O sa tingin ko lang, sa sarili ko, karapat-dapat yung ginagawa ko. Pero ano ba yung mas karapat-dapat sa Panginoon? Amen po. At meron nga po rito nga isang kwento na makuha po natin. May kita po natin sa Marcos. Marcos chapter 4, verse 35 to 41. Amen. Sabi po dito. Basahin ko na po. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila. May mga bangkaring sumunod sa kanila habang naglalayag sila. Biglang lumakas ang hangin. Hinampas na malaking alon ng bangka nila at halos napuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Kinising siya ng mga tagasunod niya, Guro, malulunod na tayo. Bali, wala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang tagal. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Naintindihan niyo po ba yung kwentong to? Nakintindihan niyo po ba ng iba? Nagbasa po ba yung iba o narinig lang yung ano? Narinig lang po ba ako? Amen. Ang sabi po dito, si Jesus daw po ay kasama yung kanyang mga alagad. Amen. Sinabi ni Jesus, tumawid tayo sa kabila ng lawa. So, sino mga kasama ni Jesus? Diba? Ayun po yung mga mahangista. Amen. Mahangista po yun. So, dumating ang pagkakataon na biglang nagkaroon ng bagyo.
O di ba pag may bagyo, di ba? Nakataranta, di ba? Pag may bagyo, syempre si Pero tayo bilang yung mga taga-sunod ni Jesus, nataranta na sila, hindi nila alam gagawin nila. Imagine niyo po 'yun. Ano na sila eh, yung langis na sila, pero nawala sa isip nila na in case na lumubog yung bangka, marunong sila lumangoy kasi doon sila sanay eh, langis na sila eh. Pero dahil syempre nagpapanik na, nawala na sa isip nila yung ganun scenario. Pero anong nakikita niyo po, kung nabasa po ninyo, iisa lang po yung sitwasyon. Di ba? Para sila nasa bangka, ang Panginoon, ang mga ang kanyang mga disipulo, tapos bumagyo. Di po ba bumagyo? Pero iisa nangyari, parehong nasa kalagitnaan sila ng bagyo. Pero yung magkaibang reaksyon. Di po ba? Nakikita niyo po magkaibang reaksyon. Yung pong kanyang mga alagad, tataranta, hindi na lamang gagawin. Pero asan si Jesus? Nakita niyo po ron na natutulog na nakaunan. Amen? Nakatulog na nakaunan. Kaya sabi niya, kung mai-imagine po ninyo, bilang po tayo na kung iaano po natin yung buhay natin sa mga alagad ni Jesus, di ba naniniwala tayo sa Panginoon? Amen po ba? Naniniwala tayo sa Panginoon. Pero pag dumating ang problema, di po ba, hindi na natin alam ang gagawin natin. Oo, nakakilala po tayo. Di ba? Alam natin yung salita ng Panginoon. Pero pag dumating na yung problema, hindi na natin alam ang gagawin. Hindi na tayo marunong tumawag sa Panginoon. Hindi na tayo marunong lumapit sa Panginoon. Hindi na po tayo marunong manalangin sa Panginoon. Dahil nawawala na, tataranta ka na. Amen po ba? So, asa ng Panginoon ang sitwasyon yun? Ang sabi ng mga alagad niya, mga tagasunod niya, kinisin siya ng mga tagasunod niya, guro, malulunod na tayo. Bali, wala lang ba ito sa inyo? Hindi po ba nakikita niyo po yung, ano, yung senaryo sa kwentong ito na ginisin nila ang Panginoon eh, dahil hindi nila alam gagawin nila. Pero nung nagising ang Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Tumigil, kumalma kayo. Di po ba? Parang ano eh, parang sa yung mga tagasunod, parang hindi pa nila naisip na ang Panginoon ang kanilang kasama. Or baka iniisip lang ng mga alagad, anak to ni Juan, yung karapentero, baka wala itong alam dahil walang alam sa dagat. Kaya parang ano, kasi hindi nila alam ang gagawin nila. Diba? Eh sila mangingisda na. So kahit sila mangingisda, kahit alam nila yung gagawin nila, hindi nila nagawa. Kasi nataranta na sila. Kaya bilang sa buhay Kristiyano po natin, magaling tayo eh. Magaling tayo magbigay ng payo, magbigay ng mga biblical verse, di po ba? Sa mga nangailangan sa sitwasyon na may mga problema ang mga kilala natin, kaibigan natin, pamilya natin. Pero pag dumating po sa point na tayo naman may problema, di ba, na hindi na natin alam ang gagawin natin, na hindi yung payo mo sa ibang tao, magaling ka eh, na nasasabi mo eh, pero pag ikaw na nasa sitwasyon na may problema, hindi mo rin magawa. Katulad po nangyari sa mga tagasunod ng Panginoon, na magaling lang sila na nasabi na, oh, mahingis na ako, alam kong gagawin ko dito. Sino ba itong, hindi nila alam ang Panginoon ng kasama nila. Diba? Akala nila, propeta. Akala nila, anak ng karpintero. Pero, hindi nila alam na kasama nila ang Panginoon ng panahon yun. Nung nangyayari ang sitwasyon ito. Kaya anong sabi ng Panginoon dito? Bakit kayo natatakot? Pakayang pananampalataya sa akin. Amen. Kaya gano'n na lang ang sinabi ng Panginoon sa mga tagasunod niya. Gano'n na ba yung pananampalataya ninyo? Di ba? Kung iisip po natin sa mga nangyari ng panahon ng si Jesus, nangyari ang sitwasyon ito,
hindi pa ba nakita ng mga tagasunod niya, ng mga alagad niya, yun ang mga kamahamahang ginawa niya? Ano ba nga yung mga ginawa ng Panginoon? Di ba bumuha siya ng patay? Na naka, yung mga nabulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad, at yung libo-libo mga tao na napakain niya, amen po. So marami na siyang mga ginawang makapangyarihan at talagang himala. Pero yung mga kasama niya, hindi pa nakikita na siya yung Panginoon na kaya niyang gawin ang mga bagay na katulad ng sitwasyon to. So sabi nga ng Panginoon dito, wala ba kayong pananampalataya sa akin? Amen. Kaya ang mga alagad sabi, sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Kaya isipin natin kung yung pinag-uugatan ng pananampalataya natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon, hanggang saan lalim ang pagkakilala natin sa Panginoon? Amen po. Baka lang mababaw lang ang pagkakilala natin. Baka ano lang talaga, yung ugat lang nakalabas. Kaya kailangan malalim na pagkakilala natin sa Panginoon. Amen po. Kaya sabi rito kasi sinabihan sila ng Panginoon, di ba yung sinabi? Tumawid tayo sa kabilang lawa. Amen. Alam na ng Panginoon kung anong mangyayari. Pero nandun siya, sabi nga sa salita ng Panginoon sabi ng Panginoon, kasama mo ako kahit nasaan ka. Amen. Kahit nasa bangka ka, kasama mo ang Panginoon. Kahit nasa kalsada ka, kasama ka ng Panginoon. Amen. Kahit nasa mall ka, kasama ka ng Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. Kahit nasa bundok, kasama mo ang Panginoon. Kahit nasa andako ka, kasama mo ang Panginoon. Amen po. Pero tinatanong ng Panginoon dito yung ugat ng ating pananampalataya. Amen. Rooted and built up in Him. Strengthened in the faith as you were tapped and overflowing with thankfulness. Amen po. So sabi nga ng Panginoon, yung pananampalataya, gaano na ba yung pananampalataya, yung ugat natin? Pag may ugat, may bunga. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo nakatanim sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, kundi namumunga rin po tayo. Nakatanim tayo ng Panginoon, nasa ng bunga mo. Amen. Kaya dapat lumalago tayo at namumunga. Amen po. Mm-hmm. Patuloy tayong lumago at tumibay sa Kanya, sa Tagalog po. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging magpasalamat din kayo. Amen po. Kaya, yung mamuhay tayo. Amen po. Lagi kong sinasabi, mamuhay ng karapat-dapat. Naging hindi lang siya part ng ating buhay. Hindi lang siya part. Hindi lang, Panginoon, part kayo ng buhay ko. Meron kayong space sa buhay ko. Pero hindi lang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, you are my life. Ikaw yung buhay ko. Amen. Kaya yun ang gusto marinig ng Panginoon sa atin, na sabihin natin, Panginoon, kayo ang buhay ko. Kasi pag ang Panginoon, ang buhay natin, wala na, lahat ng bagay ay posible sa Kanya. Amen. Ano man yung ating sitwasyon naman tayo na ganito, na binabagyo tayo, maluluda tayo, di po ba? So, andyan ang Panginoon. Tinan mo kung gaano kalmado lang ang Panginoon eh. Ganon din sa buhay natin. Huwag lang tayong masyado magpapanik kasi ang Panginoon ay handa lang siyang tumulong. Amen. Basta makita lang ng Panginoon yung malalim natin pagkakilala sa Kanya. Kaya siyasatin natin ang ating mga sarili. Tanong natin sa ating mga sarili, gaano na ba tayo kalalim sa Panginoon? Amen. So para patuloy tayo makapamunga at yung ugat na pinagagalingan natin. Wala ang mga bagay na yan, yung mga source na yan sa buhay natin dahil higit ang Panginoon na nagbibigay sa atin araw-araw. Amen po. So yung maging mensahe ng Panginoon sa atin, yung mas malalim pa na pagkakilala sa Kanya. Amen po. Kaya mga kapatid, lagi nating lalahanin na
hindi lang tayo nakakapakinig, umaatin sa ganito, mas yung ugat natin, yung tibay natin, para pag may dumating na problema, nakakapit pa rin tayo sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Pinabalik ko na po kay Pastor Rodibay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, paalala po to sa atin. Ano po? Tayo ay mga, kung lahat tayo dito ay tumanggap na sa Panginoong Jesus, dapat lumalaki. Amen. Tayong nakakaalam ng sarili natin ay kung lumalago na ba tayo. Lumalago na ba tayo sa panalangin? Lumalago ba tayo sa pagbabasa ng Biblia? Lumalago ba tayo sa pagkakaunawa natin? Alam niyo po, dapat habang tumatagal tayo sa Panginoon, mas lalo nating nauunawaan yung salita. Mas lalo nating, ano eh, kung sabi nga ni Pablo, dapat tayo na yung nag-share ng salita ng Panginoon. Hindi lang tayo yung kumakain palagi, kundi tayo na yung ginagamit ng Panginoon na maging, na magbahagi din ng salita sa iba. So yun yung mga Kristiyano na lumalago po talaga. Kaya, lagi nating iligay ito sa ating mga puso na ang Panginoong Jesus na tinanggap natin, kailangan nating mamuhay ng karapat-dapat sa Kanya at lumalago tayo at tumitibay ang ating pananampalataya, tumitibay tayo sa Panginoon. Habang tayo tumatagal, mas lalo tayong dapat tumitibay. Dahil bakit? Mas lalo natin kasi nakikilala ang Panginoon. Hindi nung una nating pagkakilala lang sa Panginoong Jesus, dati alam lang natin na God is provider. Hindi na natin lubusang nakilala yung iba pang magagawa ng Panginoon. Pero habang tumatagal tayo sa Panginoon, mas nauunawaan mo na yung buhay ko pala, hindi na to sa akin. Yung buhay ko pala, hawak na to ng Panginoon. At habang tumatagal ka, nauunawaan mo yung buhay pala ng pamilya ko, ay hindi ko hawak. Kundi hawak pala siya ng Panginoon. Kaya habang tayo'y tumatagal, mas lalong tumitibay ang pananampalataya natin sa Diyos. Mas lalong tumitibay yung pagkakilala natin sa Kanya. At ito ay nagpapakita ng ating paglago. De bawat taon, mga kapatid, kaya lagi ko pong pinapaalala yan sa inyo last year, na every year sana ay may ma-evaluate tayo sa sarili natin. Lumalago na po ba ako? Nag-grow kaya ako kagaya ng isang halaman? Tumataas kaya yung halaman ko? Or nagiging stagnant na lang ako hanggang na lang dito? Na dumedepende na lang ako kay pastora, dumedepende na lang ako kay sister, nakikinig na lang ako ng salita ng Diyos. Habang tayo tumatagal, dapat tayo na po ang nagpapakain ng sarili natin. Amen? Tayo na po ay ginagamit ng Diyos para makabahagi din ng salita ng Panginoon. Alalahanin po natin, mainiwang utos ang Panginoong Jesus, hindi lang para sa mga pastor, kundi para sa lahat ng tagasunod niya. Kaya kung kinoconsider natin yung sarili natin, tagasunod tayo ng Panginoong Jesus, kailangan kabahagi tayo dun. May ginagawa tayo para sa Panginoon. Amen. Hindi, wala, mga kapatid, walang tinawag ang Diyos na miyembro. Walang miyembro na tinawag ang Panginoon. Kasi yung miyembro, uupo lang yan. Uupo, makikinig, makikipalakpak, makikitaas ng kamay, pero walang ginagawa para sa Panginoon. Ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus, lumalago. May ginagawa para sa Panginoon. Kaya, magsumikap tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko pong magamit niyo po ako, O Diyos. Tulungan niyo nga po ako, Panginoon, kung saan bahagi. Dahil iisa tayong katawan ng Panginoong Jesus at bawat isa sa atin may bahagi. Amen. Merong kamay, merong paa, merong bibig, merong tenga, merong mata. So sa iglesia, lahat tayo ay may bahagi din na bilang mga ginagamit ng Panginoon. Kaya pag-pray natin yan sa Panginoon, Lord, saan niyo po ako ilalagay? Marahil ilalagay ka ng Panginoon sa tagaluto, tagalinis, ilalagay ka ng Panginoon ng tagapanalangin, tagaawit, ano pa po ba? Tagabitbit, ng mga bitbitin, diba? Tagapamalengke, taga ano ng pagkain, tagalinis doon sa Clemente, tagalinis ng table. Di ba po? Dapat may ginagawa po tayo sa Panginoon. Amen? So salamat sa Diyos sa isa pong paalala sa atin ngayon, mga kapatid. Lumago tayo. Kailangan nating lumago. Ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Panginoon, lumago.
at tumibay. Yan yung bilin ni Pablo. Tumibay tayo sa Panginoong Jesus. Yung ugat natin, sabi ni Pastor Roche, yun sa English kanina, rooted. Kailangan rooted talaga tayo sa Panginoong Jesus. Hindi rooted tayo sa organization, hindi tayo rooted sa simbahan, hindi tayo rooted sa sinong tao paman inaasahan natin. Bakit? Pag bumagsak ng simbahan yan, bagsak din tayo. Dahil bakit? Doon tayo nakakabit eh, doon tayo nakarute eh. Pero pag nakarute tayo sa Panginoong Jesus, kahit kailan hindi bumagsak ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya mananatili tayo kung anumang malaking pagsubok, bagyo at mararanasan natin, nakapanatili tayo, nakatayo. Dahil yung root natin, hindi sa simbahan, hindi sa tao, kundi sa Panginoong Jesus. Kaya araw-araw po mga kapatid, yun yung lagi nating ilagay sa puso natin. Hindi ko ginagawa to para sa simbahan. Hindi ko ginagawa to kay pastora, kay sister, kay brother. Hindi ko ginagawa mga kapatid. Anumang bagay ang ginagawa natin, wag natin gagawin to sa tao. Dahil babagsak tayo. Lahat ng ginagawa natin, lalo na pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pag-a-attend sa mga gawahin, gawin natin to para sa Panginoon. Dahil doon tayo nakarut sa Panginoong Jesus. Amen? So mga kapatid, yun lang po ngayong gabi. Mamaya po sa personal prayer, i-include nyo nga po yung panalangin na yun. Panginoon, nais ko pong lumago. Panginoon, turuan niyo po ako at ipakita niyo po sa akin, ipadama niyo po sa akin kung saan niyo po ako gagamitin. At pwede niyo po akong i-approach. Pastora, pwede po ba akong mag-closing prayer mamaya? Pastora, pinapadama po sa akin ng Panginoon na mag-share daw po ako or mag-testimony daw po ako. Pastora, gusto ko talagang gamitin ng Panginoon. Kaya magnasa po tayo. Magnasa tayo, alam niyo po, napaka-isilang ng buhay ng tao. Kaya habang tayo ay humihinga pa at habang tayo ay nandito pa sa sanlibutan, sana yung maiksing buhay na yun ay talagang magamit ng Panginoon. Makikita natin yung sarili natin na ginagamit tayo ng Diyos hanggang kamatayan. So yun lamang po. Tandaan natin yung verse na to. Ano po? Colossians chapter 2, verse 6 hanggang 7. Kung maaari, i-memorize natin to ngayong gabi. At saulihin natin ito, i-familiarize natin yung verse na to. At isabuhay talaga natin to. Tayo ay mga tagasunod ng Panginoong Jesus. Yan lamang po. At binibigay ko na po kay Sister Luann.